Malapit ng mag-alas 12, nang ipa siya ni Andrian lumabas ng simbahan. Naalala niyang nag-iisa lamang si Myla sa bookshop. Pagkagaling niya kanina sa opisina ni Mr. Contreras, dumiretso siya sa simbahan at doon nagpalipas ng mahabang oras para mag-isip. Ano nangyari sa pag-uusap niya ni Mr. Contreras, Ate Andrea? Interesadong tanong ni Myla nang dumating siya sa tindahan. Nagpawala si Andrea ng malalim na hininga. Ayoko na munang isipin yon, Myla. Nanghihinang tugon niya. Nakauunawang tumahimik na lamang ito at pinagpatuloy ang pag-aayos ng salansa ng mga libro sa racks. Sa loob ng manghapon, pinilit ni Andrea ang kalimutan na naging pag-uusap nila ng lalaki. Pero mahirap yung tanggalin sa isip, lalo pat maya-maya ang tulog ng telepono at ang tawag ay galing sa kapwa ni tenants doon. Interesado ang mga ito na malaman kung kailan siya lilipat. Hindi rin birong pagbibigil niyang mapikon sa pangungulit ng mga ito. Paghapon kasi, nag-iisa na lamang siya sa bookshop. Pagdating ng alas 3, umaalis na si Myla para pumasok sa eskwela. Nag-aaral pa ito at kumukuha ng kursong accountancy. Hindi na ni Andrea pinapansin ang pagtunog ng telepono dahil abala siya sa pag-a-assist sa mga customer. Sabay-sabay pa naman ang dating ng mga tao. Pero sa kabila ng kaabalahan, kung bakit nakasisingit pa rin sa isip niya ang tungkol sa lalaking iyon? Malaki ang disgusto niya sa mga taong tulad ni Raymond Contreras na walang iniisip kundi ang malaking kikitain at walang pakialam sa maliit na negosyong tulad niya. Nagsimula si Andrea sa maliit na kapital. Magkatuwang sila ng kanyang mama nang itayo nila ang creative bookshop. Pagkaalala sa namayapang ina, hindi ni Andrea nakontrol ang pagbaha ng lungkot. Napapaluha siya sa tuwing maaalala niya ito. May 3 taon na itong namamayapa, pero nasa dibdib pa rin niya ang sakit. Maraming masasayang alaalang hatid ang munting negosyo nila. Sikap, tiyaga at matinding determinasyon ang naging puhunan nilang mag-ina. Kaya't gagawin niya ang lahat para lamang maprotektahan ang nag-iisang kabuhayang naiwan sa kanya. Unti-unti na nga niyang napapaunlad yon. Pero nanganganib na masira dahil lamang sa isang negosyanteng tulad ni Raymond Contreras. Maya-maya, nakita ni Andrea ang pagpasok ng isang magandang babae sa loob ng bookshop. Agad niya itong sinalubong at binati. Tinanong kung ano ang kailangan. Walang kangiting-iting umiling ang babae. Kinontento na lamang ang sarili sa pag-uusyoso sa mga naka-display na figurine. Hinayaan na lamang ni Andrea ito at bumalik na siya sa counter. Maya-maya, pumasok naman ang isang babae na may akay na batang lalaki. Tinuro ng batang isang laruan. Habang namimili naman ang ina nito sa nakasabit na mga batik. Ang mga iyon ay tubaw, malong at blusa. Natutuwang pinagmasa ni Andrea ang mag-ina. Pero naagaw ang atensyon niya sa pagpasok ng isang matangkad na lalaki. Agad na nakilala ni Andrea ang pamilyar na figurang iyon. Kahit wala siyang balak na pansinin ito, dahil kailangan niyang i-assist ang mga mag-inang namimili, alam niyang hindi rin siya mapapakali hanggang nasa paligid ito at patingin-tingin sa mga paninda niya. Talagang hindi ako titigilan. Nagiinit ang mga tingang sinunda ni Andrea ang kilos ng lalaki. Base sa pagtingin-tingin nito sa mga paninda niya, alam niyang nang-uuri ito. Siguro iniisip itong basura ang mga yun. Kailangan maitaboy na niya ang lalaki bago pa man tuluyang masira ang kanyang mood. May palagay siyang hindi siya bibigyan ng katahimikan ni Raymond Contreras. Yes? Wika ni Andrea sa kaswal na tono nang makalapit dito. Sa tingin ko'y wala ka namang bibilhin dito sa tindahan ko. Ngumisi ito na nagpalitaw sa mapuputing mga ngipin nito. How did you know? Nanansya ang tingin nito sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Andrea. What do you want? You? Walang gatol na sagot ni Raymond. Mabilis ni Andrea ang kinalma ang kanyang sarili. Sinasayang mo lang ang oras mo, Mr. Contreras? Is there a place where we can talk in private? Tanong ni Raymond. Tumaas ang kilay ni Andrea. Tapos na tayong mag-usap. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. As a matter of fact, we still have something to talk about, Miss Alonzo. Wika ni Raymond. Excuse me. Iniwan ni Andrea ito sa counter para lapitan ang isang bagong dating na babae. May map guide ba kayo ng buong Davao? Meron po. Magalang niyang sagot kahit pa mas bata sa kanyang kausap. Iniabot niya rito ang hinihingi nito. Thank you, come again, sabi ni Andrea matapos ibigay ang sukli dito. Nanatiling nakatayo si Mr. Contreras sa harap ng counter
Ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon. Halatang nagmamasid ito sa kilos niya. Tinawag siya ng babaeng namimili ng batik. "How much, miss?" "May tag po yan, ma'am," tugon ni Andrea. "Wala, miss." Lumapit siya sa babae at binulatlat ang malong. Wala ngang tag. Dahil nag-iisa na lamang yon, kaya wala siyang mapagbabasihan ng presyo. Aabot pa ng ilang minuto bago niya ma-check sa record ang halaga nun. Sunod-sunod pa naman ang pasok ng mga tao. Basta na lamang si Andrea nagpresyo nang hindi na pinagkakabalang tingnan ang halaga noon sa listahan. Agad na nagbayad ang babae at lumabas. Sinadya niyang tanggalin ang tag. "I saw her," sabi ni Raymond nang magbalik si Andrea sa counter. "Thank you, Mr. Contreras. I will run my business my own way," nang uuyam ang ngiti ni Andrea. "I was just offering information," sabi nito. "Not advice." "Then, thank you for the information," sarkastikong sabi ng dalaga. "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Kung tungkol ulit sa alok mo, hindi ako interesado makinig," seryosong wika ni Andrea. "Will you please listen?" sabi ni Raymond sa makapangyarihang tinig. "Alright, 3 minutes. Mapaklang na tawa ito. "I'd rather not discuss it here." Pero bumakas ang iritasyon sa mga mata nito na makitang pumasok ang tatlong kabataan. "Don't you have an assistant? Can't you leave someone else in charge for a while?" wika ni Raymond. "Part-time lang ang assistant ko. Wala siya rito sa ngayon. Besides, alam ko naman kung bakit ka nandito. It is about my lease. I'm afraid you're wasting your time, mister, and mine as well. As you can see, I'm busy. As I have told your lawyer, I don't want to surrender my lease," wika ni Andrea. "Be reasonable," anito. "All the tenants have accepted our terms." "Well, this is my business, not theirs. I don't care about their decision," matatag niyang sagot. "We are offering you a very generous compensation, you know?" "That isn't enough," agap ni Andrea sa nanggigigil na tono. Gusto na niyang barahin ito na hindi lahat ng bagay sa mundo kayang bilhin ng pera. Dumilim ang anyo ni Raymond. "So, kulang pang iniaalok kong halaga sa'yo?" "Hindi lahat kayang tapatan ng pera, Mr. Contreras." "And if it's not the money, then what the hell do you want?" tanong ni Raymond. "Do I have to answer that? Obvious na gusto kong manatili sa pwestong to sa loob ng 5 taon. Yun ang kontratang pinanghahawakan ko," saad ng dalaga. Ngumisi ito. "Then I will find a way to get you out of here. Kung kinakailangan makarating ang usapang ito sa korte, gagawin ko." Hindi si Andrea nagpahalatang naaapektuhan sa sinabi nito. "Suit yourself, Mr. Contreras." Ilang sulat na ang dumating kay Andrea mula sa abogado ni Raymond Contreras. Lahat ay pagbibigay chance sa kanya na magbago ng isip bago tuloy ang idulog sa korte ang usapin. Pero ang lahat ng iyon ay binaliwala niya. Nakakalula ang halagang nakapaloob sa bawat sulat. Kung tutuusin, hindi na masama ang halagang ipinangsisilaw sa kanya ng lalaki. Pwede na siyang makakuha ng pwestong mas maganda at mas presentable saan mang lugar sa downtown. Alam na niyang nagtataka ng abogado, maging si Mr. Contreras mismo, kung bakit patuloy siya sa pagmamatigas. Tinanggap ni Andre ang tawag ng abogado nito nang tanghaling iyon. Pinatatawag siya ni Raymond, pati na rin ang kanyang abogado. Maghaharap sila sa darating na Sabado sa ganap na alas 2 ng hapon at sa makalawa na iyon. Nagpawala ng malalim na hininga si Andrea. Nag-iisip siya kung sinong lalapit ang abogado para i-represent siya. Alam niyang malaking gastos at abala mangyayari sakaling matuloy nga sila sa korte. Sa isang banda, gusto pa rin niyang ipaglaban ang kanyang karapatan. The mere fact na ginagawa ng Raymond Contreras sa iyon ng lahat ng paraan para umuwi sa amicable settlement ang pagmamatigas niya. Hindi rin ito gustong umabot sila sa korte. Sa ngayon, wala si Andre ang choice kundi ang isaalang-alang ang paghahanap ng posibleng malilipatan ng creative bookshop. Pero hanggat hindi pa siya nakakakita, hindi siya mapupersa ni Raymond na umalis sa kanyang pwesto. Kahit pa nga magtagal ang paghahanap niya ng mapaglilipatan ng bookshop, walang magagawa mang ito, kundi ang maghintay. Dahil titiyakin niyang maayos at presentable ang lugar na paglilipatan niya. Hindi lang yun, dapat ay nararapat ang halaga ng renta at kailangan may good vibes ang lugar. Kung kinakailangan ipafungsoy niya ang lugar, gagawin niya. Siyempre,
negosyo niya yata maapektuhan sakaling maging pabaya siya at mapadalas-dalas sa pagdesisyon. Maya-maya tumunog ang door chime at nakita ni Andrea ang pagpasok ni Jiro. "Sweetheart!" Masiglang bati ni Jiro. Tuloy-tuloy ito sa counter at niyakap siya. Kumawala si Andrea agad sa pagkakayakap dito. Aware siya na napatingin sa kanila ang mga customer. "I miss you!" Bulong nito sa kanyang tenga. "Magsara ka na ngayon ng shop. Mamasyal tayo!" Wika ni Jiro. Hindi maintindihan ni Andrea ang sarili kung bakit wala siyang naramdamang kasabikan ngayong nasa tabi niya si Jiro. Iniisip na lamang niyang masyadong okupado ang isip niya sa kasalukuyang problema. "Akala ko ba magtatagal ka sa Maynila?" Dumistansya siya rito. Hindi niya nakasanayan magpakita ng affection sa kanyang boyfriend. "What's the matter? Hindi mo ba ako gustong makita at makasama?" Nasa tono nito ang pagtatampo. "Nagtatanong lang po ako." Nang uuyam na sabi ni Andrea. Ngumiti ito. "Oh, ano? Magsara ka na agad na magkasama naman tayo. Busy ka kasi. Busy rin ako. Pero ngayon, I have all the time for you." Naisip ni Andrea na right timing siguro ang pagdating ni Jiro. Mabuti pa kang sumama siya rito para makapag-unwind at mawala ang agyo sa kanyang utak. Epekto marahil iyon ang lumalalang problema niya sa bookshop. "Jiro, hey, don't tell me na mas mahalaga pa ang tindahan mo kaysa sa akin. Talagang magagalit na ako niyan." Wika ni Jiro. "O sige, pero patapusin muna natin ang mga yan." Tukoy ni Andrea sa dalawang estudyanteng namimili ng novelty items. "After them, magsasara na ako." "Okay." Nakangising sang-ayon nito at saka inusyoso ang salansa ng mga libro. Humantong sila ni Jiro sa isang beach resort. "Teka, bakit dito tayo nagpunta?" Nagtatakang tanong ni Andrea. "Akala ko ba magdi-dinner lang tayo?" "May kainan din naman dito. Pwede tayong magpadala ng pagkain sa loob ng cottage." Wika ni Jiro. May ideya na si Andrea sa gustong mangyari nito. "Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Madi-disappoint ka lang." Umasim ang mukha nito. "Come on, sweetheart. Isang taon na tayo pero hanggang ngayon wala ka pa rin tiwala sa akin. Mahal mo ba talaga ako?" Tanong ni Jiro. Hindi si Andrea nakasagot. Marahas itong nagbuntong hininga. "Andrea, hindi lang tayo ang gagawa ng ganito." Nakikiusap ang tonong sabi nito. "At saka, ang tagal din naman kitang iginalang ha. Pagbigyan mo na ako." Patuloy na ungot nito. "Sorry, Jiro. Huwag mo nang ipilit sa akin ang paniniwalang yan." Saad ni Andrea. Naghari ang katahimikan sa kanila. Halata sa mukha nito ang matinding pagkadismaya. Maya-maya, ito rin ang hindi nakatiis. "Alright, mag-dinner na lang tayo." Nauna na itong lumabas ng kotse. Dahil masama ang loob, kaya nauna itong pumasok sa kainan. Hindi na si Andrea pinagkaabalahang pagbuksa ng pinto ng kotse. Bumangon ang iritasyon sa dibdib ni Andrea sa kinilos na iyon ni Jiro. Pero nagtitimpi na lamang siya. Sumunod siya sa kanyang boyfriend. Nakita niyang nakaupo na ito sa isang sulok, paharap sa karagatan. Ang presko ng hangin, parang nalalasahan niya ang alat ng dagat sa malakas na ihip noon. Pangalawang beses na siyang sinama nila doon ni Jiro. Kahit paano, gumaan-gaan ang pakiramdam niya. "Sorry." Anito makaraan ng ilang minutong pananahimik. "Sorry din." Tugon niya. Inabot ito ang palad niya at saka pinisil. "May problema ka ba?" "Sweetheart?" Titig na titig ito sa mukha niya. Huminga muna si Andrea ng malalim. "It's about the bookshop." Alam ko na." Hindi na nagtaka si Andrea na malaman yun ito. Maaring nakasagap na ito niyon. "Imposible." "Si Boss Raymond na may-ari ng building kaya wala kang choice kundi, of course, I have all the right to stay there." Nayayamot na sabi ni Andrea. "Ikaw na lang ang natitirang tenant. Ilang buwan na lang ipapademolish na yun. Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang lugar? Pwede naman yun, di ba? Kung talagang gusto mong ituloy ang operasyon ng bookshop." Wika pa ni Jiro. "You don't understand, Jiro." Sabi ni Andrea sa malungkot na tono. "Of course I understand, sweetheart. Masakit sa loob mong iwan yon dahil ilang taon ka na rin doon. Pero sana maintindihan mo naman ang sitwasyon. Hindi sa iyong gusali." "Sinabi ko bang akin?" Nang uuyam na putol ni Andrea dito. "Huwag kang piloso po." Nababagot na sabi nito. "Mahirap kalabanin si Mr. Contreras. Mapera yun.
Anong ilalaban mo sa kanya sakaling dalhin niya sa korte ang gusto niyo? May pinanghahawakan akong kontrata, pagrarason ni Andrea. Alright, kaya nga dinadaan na lang niya sa diplomasya ang pakikipag-usap sa'yo. Besides, hindi ka na rin siguro dehado sa iniaalok niyang halaga para lamang umalis ka sa pag-aari niya. Naging mapakla ang ngiti ni Andrea. Diplomasya, gaya ng sinabi nito. Nanghaharas na siya, Jiro. Nanatiling nakatitig ito sa kanya. Ginugulo niya ang katahimikan ko. Eh kasi nga nagmamatigas ka, rason nito. Teka nga, kanino ka ba kampi? Ngumiti si Jiro. Don't get me wrong, sweetheart. Ang sa akin lang naman ay magising ka sa katotohanan na hindi naman sa'yo ang building. Walang pinag-iba ang kaso mo sa mga squatter sa isang pribadong lupain. Sila na nga ang nag-squat, sila pa yung matatapang na lumalaban. Wika ni Jiro. Umakyat na yata ang lahat ng dugo ni Andrea sa ulo sa sinabing iyon ng boyfriend niya. Talagang dapat ipaglaban, lalo na't nasa katwiran. Look, Jiro, hindi ko inaangkin ang hindi akin. Alam kong pag-aari ng Raymond na yun ang building at hindi ako nakasukat dun. Nagbabayad ako ng upa. Ang sa akin lang kung ano man ang nasa kontrata ko na 5 years pang expiration ng lease, sana igalang niya yun at maipatupad. Hindi yung basta-basta na lamang kami paaalisin. Nitong mga nagdaang araw, nakapag-isip niya si Andrea. Totoong parang langgam lamang siya kung ikukumpara sa elepanteng tulad ni Raymond. Pero hindi niya matanggap ang paraan ng pagpapaliwanag sa kanya ni Jiro. Ewan niya, lately mabadali siya mapikon dito. Lagi silang nagtatalo, para lamang hindi na humabang argumento, nananahimik na lamang si Andrea. Binaling niya ang tingin sa madilim na karagatan. Oh, galit ka ba? Sino nagkwento sa'yo ng mga pangyayari? In more than 2 weeks ka sa Manila, sabi na lamang ni Andrea. Narinig kong binanggit ni Raymond at ang abogado niya ang pangalan mo sa pag-uusap nila. More or less, alam ko na ang mga pangyayari. Sabi ko naman sa'yo noon, ibenta mo na lang yung business mo at magsama na tayo. Sarkastikong umiti si Andrea. Magsama tayo? Ganun lang? Ano ba bang kinatatakot mo? Hindi ka naman magugutom sa akin, sweetheart. I have a stable job. Malaki-laki na rin ang naiipon ko sa bangko. May naipundar na rin akong bahay at lupa. Isa na lamang ang kulang, asawa. Naputol ang pagsasalita nito nang ihain sa kanilang mesa ang mga pagkain. Ilang sandali pa'y pinagsaluhan nila ang masarap na pagkain. Maraming kwento si Jiro tungkol sa mga nangyari dito sa Maynila. Pansamantala muna ni Andrea na kinalimutan ang kanyang problema. Hanggang sa matapos silang kumain at hinatid na siya ni Jiro. Sinundo si Andrea ni Jiro isang hapong iyon. Alas 4 pa lamang, nararoon na agad ito sa bookshop. Anong oras ka ba magsasara, Andrea? Tanong nito. Para kang bago ng bago. Alam mo naman kung anong all store hours ng bookshop. Wika ni Andrea. Napatingin ito sa wristwatch. 2 oras pa bago ang oras ng pagsasara ng tindahan. Naglibang na lamang si Jiro sa pagbubuklat ng mga libro habang nakikipag-usap si Andrea sa isang customer. Sa labas na lang kita hihintayin, sa parking lot. Maya-maya pa'y paalam ito sa kanya. Bakas ang pagkainip sa mukha nito. Doon ka na lang kaya maghintay sa office ko. Nakaharang ka kasi dyan. Pwede mo nang buksan ng TV sa loob. Wika ni Andrea. Wag na, hindi rin naman ako makakapag-smoke dito. At least sa labas pwede kahit ilang stick. Sinunda ni Andrea ng tingin ang paglabas sa Jiro. Napabuntong hininga si Andrea nang mawala ito sa paningin niya. Papunta na si Andrea sa kinapaparadahan ng sasakyan ni Jiro. Malayo pa lamang, natatanong na niya ang 2 lalaking nakatayo sa hindi kalayuan sa kotse nito. Hindi niya makita si Jiro na maaaring nasa loob ng sasakyan nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang biglang humarang sa daraanan niya ang 2 lalaki. Humigpit ang hawak niya sa tote bag niya. Laman noon ang kinita ng bookshop na bukas pa niya maideposito sa bangko. Ngumisi ang isang lalaking mukhang sanggano. Palipat-lipat ang tingin sa mukha niya at sa hawak niyang bag. Excuse me please? Pinatatag ni Andrea ang kanyang boses. Natanaw niya si Jiro na lumabas ng kotse. Paraanin niyo ako, may naghihintay sa akin. Gusto pa kita makausap, sabi ng lalaking may makapal na bigote. Gusto mong mag-joyride? Tanong ng isa na abote nga ang ngisi. Umiling si Andrea. Nahalata niyang lasing ang mga ito. Namumula ang mga mata ng mga lalaki at sumasama sa hangin ang amoy chikong hininga.
Nandiri si Andrea nang manood sa ilong niya ang amoy na iyon. Ilang dangka lamang ang lapit ng isa sa kanya. Umilap ang mga mata niya. Hinihintay lumapit sa kanila si Jiro. Pero sa labis sa pagtataka ni Andrea, parang napako ito sa kinatatayuan. Halatang nag-aatubiling kumilos. Napaatras siya ng tangkay ng isang lalaki na hawakan siya. Ihahatid ka na namin, miss. Halika, baby. Babiyahin na tayo. Patuloy si Andrea sa pag-atras habang alerto ang mga mata. Pero bumunggo ang likod niya sa katawan ng tao. Sa isang iglap, ang matigas na braso nito'y basa na lamang pumulupot sa bewang niya. Buntik na siyang napasigaw nang marinig at makilala ang boses ng taong nasa likuran niya na halos nakayakap na sa kanya. Kasama ko siya. Boses iyon ni Raymond Contreras. Hindi ni Andrea alam kung ang panganginig ng kanyang kalamnan ay dahil sa takot sa dalawang lalaki o dahil daman niya ang matipunong katawan ni Raymond sa kanya. Parang ginawa nito iyon para protektahan siya laban sa dalawang lalaki. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!